our brunch. May maling, sunny side up egg, and we have corned beef. It's 7 PM and ngayon na lang ulit ako nag-vlog. Kasi kanina naglinis ako, tsaka naligo, ganyan. Tsaka tinamad ako. Pero kakatapos ko lang magluto ng crispy pata. Ayan. Manicure pa. Hinihiwa na ni Mondo. Yun nga pala, kaya pala hindi ako nag-vlog. Kasi nag-foots pa ako ng paa ni Mondo. Foots pa and pedicure. Ako naman nagbe-maintain ng paa ni Mondo. Kaya okay din naman. Tipid. Pero ako kasi, hindi niya ako minsan malinisan. Kasi hindi naman siya pro doon. Tapos, tamad din siya. Joke lang. Kaya minsan sa salon ako nagpapalaano. Kasi yung sa akin guys, yung nails ko, meron siyang mga dead skin sa gilid. Yung talaga, kailangan talagang maalis yun para mas magaan sa pakiramdam yung mga nails. Ito yung niluto ko kanina. Veggies lang siya na may mushroom. Tapos, ito naman yung crispy pata. Ayan. Pag di namin naubos, baka baon yung iba tomorrow. Ganyan. First time kasi na may mag-crispy pata kaya hindi ko bilinan. Pero ang ginawa ko is pinakuluan ko muna. Tapos in-air fry ko. Ayun, crispy naman siya. Patry nga kung yung crispy na. Crispy? Ito, tatry natin. Crispy. Crispy. Kasi pag prinito namin sa pan, makakalasik siya for sure. Mayroon na. Ngat natin na lang natin yung buto. Laka ng buto niyo. Ngat-ngatin ko na lang. Crispy siya. Okay din siya i-air fry. Sa susunod, i-vlog ko kung paano ko siya ginawa. Kasi first time namin kaya hindi ko muna blinag. Pero yun, okay naman siya. Kaya, sa susunod. Kakatapos lang namin guys kumain. And ang sarap niya. Successful yung ating crispy pata. Pero ngayon, hindi ko napakita to kahapon. Pero galing din to dun sa ano, sa night market sa Muracabat. And, na-try ko na siya kagabi. Ang sarap niya. Yung Egyptian mango, ayan. Sawsaw natin sa alamang. Kasi may kasama din siyang alaw. Wait lang, ang laki. Gusto ko yung mga ganto kahinog na mangga. Kumakain din ako ng asin, pero mas bet ko yung hinog. Nanonood nga pala kami ng Lupin. Sino yung bisita namin na naglalakad na? Sino yun? Naglalakad na siya, guys. Chan, chan, chan! Oh, ulo ha? Oy, very good na. Op! Di ka na. Op, gapang! Meron pala akong surprise. Namama si tita. Kunin natin sa... ano? Kunin natin sa cabinet. Kasi tinanong ko kanina si Bri kung meron silang Bluetooth speaker, eh wala pa daw. Kaya sa kanila ka nalang ito bibigay. Bigay natin kay Mommy at Daddy. Ha? Ayan ha? Para mag, ano ka, magkokomelon ka ng malakas, ha? Nabanggit ko na naharang na to ni Joy. Kaso, ano, binigyan si Joy ng amo niya ng speaker din. Soundbar naman, ha? JBL yata yun ay soundbar. Ano ba yun? Yung mga soundbar. Hindi ako pam-familiar kasi wala ako nun eh. Sabi ko, akin na. Akin na ulit. Si Job na bahala mamaya magbigay. Wow! Tita, mag-1-year-old na po ako. And I can walk na po. Nakita niyo yung daga? No. Yung daga. Pahira pala naman yan. Ako, ayaw bitawan. Singot-singot na, hanap yung daga. Ay, sus, inaantok na. Saan ikaw? Ito nga kay Tito Raymond. Saan kay Tito? Ano yun? Kaway niya, so hindi kumakas. Mama. Nakakayan mo ako, ha? Ang
Sarap yan. May isi-share nga pala ako sa inyo, guys. Kasi umorder ako ng... Yan, casing. Ito yung aking bagong casing from Casetify. Ayan. So, it's a phone case. And pwede akong mamili doon ng mga designs na gusto ko. Tapos, pwede ko din ipa-customize ito. Itong protector niya sa gilid. Yan. Makapal naman siya. And maganda din naman. So, yung Casetify, guys, is nakita ko lang to sa mga influencer lang din. Tapos, meron din naman dito sa store. Pero, trinay ko dun sa website nila mismo. Tapos, nung umorder ako, guys, napansin ko na sa Hong Kong pala siya galing. Yun, hindi ko naman alam that time na Hong Kong pala. Tapos, free shipping naman siya pag umorder ganito, guys. Pero, dalawa, guys, yung inorder ko na ganito. And this one, yung parang, ano to, dream catcher. Ganito nga pala yung box niya. Ang second one ay ito. Yan. Ano siya? Flower. Yan. Tapos makikita mo yung Casetify na brand dito sa gilid niya. Tapos meron naman siyang protector din. Pag sinad niya sa'yo, meron siyang ganyan na may plastic. Ito hindi ko pa nagagamit kaya meron pa siyang plastic. Tapos yun nga, ito yung box. Then hindi ko alam kung free to talaga or binigay lang nila. Pero this one is a cleansing wet wipes. Tapos meron siyang cleansing dry wipe. Parang panlinis siya, guys, ng cellphone para maalis yung mga alikabok, mga ganun. So, ang dami lang binigay. Yan o. Hindi ko alam kung free, kung freebie or ano. Pero thank you so much. Ayan. Yeah, may mga ganito. Tapos may pa-hashtag and pa-note. Yan. Yun lang naman. So, yun lang dalawa ang binili ko. Ang sasabihin ko lang talaga, guys, is kung o-order kayo dun sa mismong website nila, aabutin siya ng 2 months kung sa UAE kayo nakatira. Yung sa akin kasi, in-order ko na October, pero first week ng January pa dumating. Free shipping naman. Ang naging problema ko lang is yung Emirates Post na pinagbigayan nung parang parcel ko, nung item, is dineliver nila dito. So, nagbayad ba ako, guys, ng 45 dirhams for the shipping fee. Hindi ko naman pinapaship. Medyo na, ano ako doon, nag-goyo ako doon. And, parang wala ka ng kawala kasi parang binabaan ako nung, ano, nung tumawag sa akin na, you will pay 45 dirhams for the shipping. Tapos yun, binawasabi ko, isip-isip ko, bakit ako magbabayad ng shipping fee? Eh, free shipping nga yun. Tapos, minessage ko naman yung Casetify, nagre-reply naman sila. Tapos yun nga, medyo matagal kasi yung package, so nagtanong ako kung nasa na yung package, ganyan. Yun nga, aabutin nga doon ng 2 months. Tinanong ko din bakit nagbayad pa ako ng 45 dirhams for the shipping fee. Eh, akala ko ba free shipping, ganyan. Tapos sabi niya, nakasulat naman daw doon sa parang terms na if ever may mga custom charges ay sagot ko na. Or sagot na ng buyer. Tapos, yun nga, kung may delivery pa, eh, sagot mo na din. Pero yun nga, okay naman yung casing niya. Yun nga lang, ang tagal lang talaga, 2 months, guys. Tapos, meron din namang Casetify, guys, sa Virgin. Nakita ko doon, may mga Casetify sila. Yun nga lang, hindi mo mako-customize kasi parang gawa na siya. So, mamimili ka na lang kung ano yung bet mo, ganyan. May mga items naman doon. Pero lang, hindi lahat ng design andun eh. Pero ang maganda doon, guys, is pag binili mo, makukuha mo na agad. Kasi may mga nagtatanong din kung okay ba yung Casetify, paano umorder doon, yun. Gusto ko lang ma-aware yung mga nandito din sa UAE na it will take 2 months bago dumating yung item. Mutigan ko na ito makaliwat, char. Hindi naman sa mutigan, pero sobrang tagal na kasi. Tapos, hindi masyadong matrack yung kanilang parcel. So, kung kaya nyo, guys, mag-antay ng 2 months para dito sa item na to, I will link it sa description box and meron din akong code. So, ayun, gamitin nyo, guys, para maka-discount kayo. Ito na lang, ganyan na lang ang ilaw. Ito pa, guys, yung isang update. Di ba nagpa-vaccine na kami? So, natapos na namin yung second dose and na-update na din yung aming Alhocin app. Andito, guys, makikita kung ano yung mga result mo. Ayan, ito yung mga result ko last time. So, sobrang dami. And thankful ako kasi negative naman sila lahat. Bago dito is, ayan, isi-screenshot ko na lang. Pero, ayan siya. Meron ng letter E yung aming profile dito sa Alhocin app. So, kunyari pupunta kaming Abu Dhabi, hindi na namin kailangan magpakita ng swab test result pag papasok kami sa Abu Dhabi and pabalik. So, pwede na kaming mag-pass through dun sa mga ano. Basta ipapakita lang namin yung Alhocin app namin na merong emergency use. May letter E, ganyan. So, ayun. Ibig sabihin nun, guys, na vaccine na kami. Yun lang yung update. Para lang sa mga gusto din or mga nag-iisip din magpa-vaccine, ganyan.
So, may lumabas na bagong update, guys, starting January 17, 2021. Ayan. So, kaya pala nawala yung letter E kasi need ko na uli magpa-swab. Sa amin ni Mon, wala namang naging side effect. Ang napansin lang ni Doc, yung di ba nagpa-check up ako para sa cholesterol ko or sa blood, napansin niya lang is madami akong pasa that time. Hindi ko alam kung tumama ako o dahil side effect ba yun. Pero sabi, pag ganun daw or may kahit hindi lang sakit ng ulo, ganyan. Basta kung may mga pasa, kailangan sabihin pa din kasi under investigation nga kami. Kasi kami yung mga nasa phase 3 ng trial ng vaccine. Kaya if ever may maramdaman, kahit yung mga pasa lang, kailangan nire-report agad. I think that's it for today, guys. Tomorrow, we have work na, kaya magpapahinga muna ako, mag-edit-edit na lang ako. And maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo, guys, sa aming vlog. See you next time. Smile, share good vibes. Bye!